Nakilala ng judge ang dati niyang kaklase na akusado. At dahil dito, nagbago ang kanyang buhay. Paano kaya ito nangyari? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa video na ito ay panibagong makapagpagdamdaming kwentuhan na naman tayo. Dito, tatalakayin natin ng isang judge na nakilala ang dati niyang kaklase na akusado. Kaya naman, simulan na natin. Ayon sa isang quote, bawat tao ay merong choice sa buhay. Nasa sayo na lang talaga kung anong klaseng buhay ang pipiliin mo. Noong 2015, naganap ang isang kakaibang pagdinig sa Florida. Siya si Judge Glazer ang humawak ng kaso ng isang lalaking inaresto sa salang pagnanakaw. Ang lalaking nililitis niya ay si Arthur Booth na tinakasan ng mga pulis na huhulihin siya sa ginawa niyang pagnanakaw. Hinabol siya ng mga pulis at hindi siya dito nagpapahabol. Hanggang sa bumangga na nga lang ang sinasakyan niyang kotse at dito na nga siya nasa kote. Sa kabilang banda, nang nasa korte na siya ay tila wala namang kakaiba. Nakaupo ang judge habang kinakausap niya si Arthur at matapos i-review ng judge ang kaso niya ay nagulat siya na marami na palang kasong ginawa si Arthur. At si Arthur habang binabasahan ay confident siyang nakikinig at nakatingin sa mga mata ng judge na tila ba wala siyang kinakatakutan. At ang mga susunod na pangyayari ay ang mas nakakakurot ng puso. Tinanong siya ng judge ng isang irrelevant question o isang tanong na hindi naman kasama sa usapan. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? At matapos ang salitang itong binitawan ng judge, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagtingin na ng dalawa at tila nagbalik lahat ang kanilang alaala. Muling tumingin si Arthur sa judge at para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang ma-realize niya na dati niya palang kaklase ang babaeng judge. Bumuhos ang luha ni Arthur at hinimas niya ang kanyang ulo. Na tila ba di niya matanggap na sa dinami-daming taong hahatol sa kanya ay kaklase niya pa mismo ang gagawa nito. Napagtanto na ni Arthur na dati nga silang magkaklase 30 years ago. At noon kagaya ng ibang mga bata, nangarap din si Arthur na manguna sa klase. Maging magaling sa mat, maging top notcher sa eskwelahan. At take note, hindi basta-basta ang kanilang eskwelahan noon. Noong 70s, kilala ang Nautilus bilang prestiryosong eskwelahan sa Miami. At dito nga nanguna si Arthur dahil nakakuha siya ng napakataas na grado dito. Naging masaya ang pamilya niya dahil sa nangyari. Siya'y pinakamatanda sa tatlong magkakapatid at punong-puno siya ng pangarap noon. Pinangarap niya ring maging isang surgeon kaya naman nagpursige talaga siyang mag-aral. Dagdag pa, mula siya sa mahirap na pamilya kaya naman araw-araw sumasakay siya ng bus para makapasok lamang sa eskwelahan. At ang resulta, dahil sa kanyang tiyaga at determinasyon ay kinilala siya bilang honorary student. At syempre sa ganitong senaryo, dapat alam mo na agad na magiging matagumpay siya balang araw. Pero iba ang nangyari. Dagdag pa ng judge, ang huling kita ko kay Arthur ay maliit na bata pa lang ako noon na nangangarap ding maging isang successful. At ito pa ang isa pa sa mga binitawang salita ng judge na talaga namang nagpabuhos ng luha ni Arthur. He was the best student and I admire him. Now I look at him and I don't understand how that could have happened. At habang binabanggit ng judge ang mga salitang tagos sa puso ni Arthur, ay nakayukulang si Arthur at hinahawakan ng kanyang ulo. Pero ano nga ba ang nangyari kay Arthur? Ayon sa kapatid niyang babae, nung 17 years old pa lang si Arthur ay na-addict ito sa sugal. Nagsimula daw ito sa libangang maliitan ng kustahan. Hanggang sa nalulung na nga siya at hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. At sumali na nga rin siya sa maling grupo para punan ang bisyo niya. Nabaon na rin siya sa mga utang kaya naman kumapit na nga siya sa patalim. Tumikim na rin siya ng iba't ibang mga bisyo dahil sa anxiety at depression na nararanasan niya. Kaya naman dahil dito, nakagawa siya ng bagay na hindi maganda para suportahan ang bisyong meron siya. At ang resulta, ang dating napakaayos na batang may pangarap ay naging isang pariwarang taong gumagawa ng iba't ibang kasalanan. At dahil sa paghaharap at realization na sinabi ng judge kay Arthur, ang lahat ay nagbago. Pinagpiyansa na lang si Arthur ng judge sa halagang $43,000 at isang taon sa kulungan kapalit ng kanyang kalayaan. At ito pa ang sinabi ng judge bago sila maghiwalay ng landas. Tatagalugin ko na lang para suwak sa ating lahat. Umaasa ako na sana talikuran mo na ang mga maling gawain dahil masakit sa akin na makita kita dito. Marami akong magagandang alaala sa iyo. Isipin mo na lang ang mga sinabi ko. Nasa sayo na yan kung magbabago ka.
At dito matapos panain si Arthur ng mga inspirational word ng judge ay dahan-dahan na siyang nagbago. 10 buwan nang makalipas nakalaya na nga si Arthur dahil sa maganda niyang inasal sa loob ng selda. Nang nasa loob siya ng selda, dito na nga siya dahang-dahang nagbabago. Siya ay nagbasa ng iba't ibang mga libro tungkol sa negosyo. Oo, nagsimula siyang muli. At nang lumaya na siya, lahat ng mga nalaman niya at realization niya sa buhay ay in-apply niya sa tunay na mundo. At ang masayang parte dito, pagkalaya ni Arthur ay muli silang nagkita ng judge. At nagpasalamat siya ng personal sa judge dahil sa mga sinabi nitong nagpabago ng gusto sa kanyang buhay. Nangako siya na hindi na siya uulit pa sa mga kasalanan at bibitawan niya na ang kanyang mga bisyo. At matapos ng kanyang pagbabago, 5 taon makalipas nang makalaya siya, siya na isang manager sa isang pharmaceutical company. Kumikita na siya ng maayos, nagtatravel na rin siya sa iba't ibang mga bansa at totally nang nagbago na talaga ang buo niyang buhay. Ngayon, anong aral ang meron dito? Hindi pa huli ang lahat para magbago. Limitan gumagamit talaga ang ating Diyos ng iba't ibang tao para iparealize sa atin ang pagkakamali natin para magbago na tayo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi aksidente ang pagkakapanood mo sa video na ito. May dahilan kung bakit mo ito tinapos at pinanood. I-share mo din ang video na ito para makita at mapanood at ma-inspire din ng ibang mga tao. Maraming maraming salamat po.